Wow! Oh. Eh, di ba? Ano yan? Underage ba yan? Ano na to? Story of three loves. Ang ganda ng katawan mo, Sel, oh. Grabe. Oh, sino kaya yung susunod na maganda katawan? Oh? Ito na ko, wala. Dinaan lang sa mga paano-ano yan. Okay, ano? Tapos si Lani, Mercado. Tingnan nyo nga naman, ano? Mm. Nakakatuwa, ano, Sel? How time flies, no? Na si Lani ngayon ay isa ng congresswoman. Tapos, wow! Si Maricel din nga, ini-encourage ko maging public servant ang susunod na... Ito ang pinakamaganda kung may kukontribute sa ating mga fans, sa mga tagahanga natin, at sa mga tao na patuloy tayong pinanunood. Ito na yung pinaka-contribution. Pero alam mo, Sel, ikaw nang sa lahat ng mga na-achieve mo, nagawa mo, na-contribute mo sa industry, I really would like to see you as the next national artist. Aww. Sana magkatotoo yung cookie. Oh, magkakatotoo yan, Sel. Ah, ang anak hindi napapalitan. Pero ang asawa yan, nahihiwala yan. Ayun. Si Maricel Soriano na makakapagsabi ng dialogue na ito. Happy ang ano nito, ang memory ko nito, Sel. Oh, parang happy naman ako. Ako happy ako dito. Happy naman. Kasi kasama ko si Ate B, na kinalakihan ko din. Tapos, si ikaw. Oo. Tapos si Gabby na... Ako ang kanyang anak. Dugo ng kanyang dugo. Ang anak, hindi napapalitan. Pero ang asawa, nahihiwalayan. Naitatapon. Na mo. Ay, John and Marsha ba ito? Oh, Daddy's Lee. Daddy knows best. Oh, di ba? Ako ang memory ko dyan, mauna ako, Sel. Oo. Ang memory ko dyan, si Daddy Dolphy is... very kind to everybody, very generous. Marami nang nakakaalam niya. Tahimik lang si Tito Dolphy. Si Tito Dolphy pala, no, doon ko na-realize na mga komedyante pala can be the one of the most serious people that you can talk to. Or yan pa, maganda pa yan. Nagulat ako kung gano'n siya katahimik, di ba, no, Sel, sa totoong buhay. Pero di ba sa screen, pagka ako napanood yung si Tito Dolphy, talagang nakakatawa. Yung, excuse the word, ano, with all due respects, I would like to use the term. Parang umaariba, no? Pero sa real life, tahimik na tahimik si Tito Dolphy, pero napaka-humble. Parang matagal na yun, ah. At na-realize ko talaga more than ever na mahal talaga ni Tito Dolphy si Maricel. Baby niya talaga si Maricel. Oo, kaya nga, di ba, kinikwento ko yung... Torse, hindi ako pinayagan talaga ni Daddy. Hindi ako pinayagan ni Daddy doon. Sabi niya, ano yun, magsusot ka ng kamison? Ang baby-baby mo pa, hindi. Ubahin mo! Ay, patayin ka lang. Kaya yun na, 16 na ako noon. Tingnan mo. Nakuha ako for underage. God is so good talaga. Ay, kanya-kanya talagang blessings para sa atin. Yung underage talaga yung para sa'yo talaga, Sel. Perfect yung role. Para sa atin talaga yun. Uy, ito naman. Forever crush. What? Ko. Forever crush ko. Sarap patrabaho si Ate B. Nako, hindi nakakatuwa yan eh. Pag pinatawa mo, ang git-git. Ito yung kauna-unahan, Sel, na pag nalabas ko, simula nung nag-asawa ko. Ah, yan yun. Ito yun. Nahiyang-hiya ako, naalala ko, kasi first time ko kayong nakita lahat. Na para bang na starstruck ako sa inyong lahat, na feeling ko parang, totoo lang nga, hindi sa dinadown ko yung sarili ko, pero parang belong pa ba ako dito? Parang may kay pa ba ako dito? Lagi naman, my sister. Lagi kang belong. Pero parang talaga ako medyo wala, na ano dyan. Wala si Snooki, edi wala ding Regal. At kung wala naman din Maricel Soriano, walang Regal. Wow! We love her all. At saka, Sel, ano, napansin ko yung time na yan, parang si Mother up na up dyan ng mga time na yan. Excited na excited si Mother. Yeah. Kasi first, ano po yan, first cover po ng Regal na nagsiselebrate kami ng anniversary. Anniversary. So, nandyan talaga kompleto kami nung time na nag-pictorial kami niyan. Yung mga tili ni Mother. Oh. Oy! Asa na ano ko? Asa na? Labas mo na. Totoo. Tsaka yung ano niya, yung sensor, no? Censorable to yun. Alam niya na yung mga
medyo mura-mura ni Mother. Yung nakaka-miss in the sense na kasi authentic eh, sa kanya lang yun galing eh. Tsaka yung pagka-dual personality ni Mother na one minute, Ali, galit na galit, o kaya sa akin, Snooki, Maricel, Tapos pagkamamaya konti naman, may kausap na siya sa telepono, hello, yes, oh, kamusta na, pero yung galit ni Mother, ganun lang yun. Pero loving. Pero loving naman si Mother talaga sa akin. Oo, totoo yun. Kaya hindi nakaka... Kasi di ba tatawag siya ng tatawag, walang sumasagot. Kasi yun, mga galit ka nga naman. Oo. Frustration niya. Hindi na mga lumilipad. Sinasabi mo ako eh. Wow. Oo. Ayan, oo. Oh. Tita Linda. Oo. The Linda Carter. Mami Mila. Mila Ocampo. Mami. Mila Ocampo. Ayan, masaya natin, no? Ano? Masaya naman. Yan ang best years namin ni Sel, no? Kasama namin ang mga mami namin. Yes. Kasi kahit ano pang sabihin, di ba, Sel? Mm-hmm. Talagang ang nanay ay talagang yun ang unang-unang kakampi sa'yo. Oo. Yun ang unang-unang mong safe person sa buhay mo. Kahit na minsan may hindi kami pagkakaunawaan ni Mami Mila. Pero at the end of the day, siya pa rin talaga yung makikipaglaban para sa akin. Totoo yan. Si Tita Linda, hindi ko makalimutan kasi talagang napakabait ni Tita Linda. Very friendly, chika-chika-chika-chika din si Tita Linda. Alive na alive din si Tita Linda. Tapos si Tita Linda Carter, naalala ko, talagang ang ganda rin ang relationship nila ni Maricel. Mm-hmm. And si Maricel, kasi parang mommy, daughter, daughter-mommy. Yung parang, tama ba ako, Sel? Mm. Parang minsan baby mo si Tita Linda. Mm. Minsan si Tita Linda naman yung mami ni Maricel. Kasi si Sel talaga yung ate talaga siya eh. Ikaw, Inay, anong naalala mo kay Mila? Ay, ang sarap kausap ni Tita Mila. She's very intelligent. She's very intelligent and wow. Di ba, Miss Press Photography yan eh. Noong araw. Oh, ang ganda-ganda ni Tita Mila kaya. At height of your rivalry, sa legal days niyo, hindi ba apektado yung mga manas? Ay, hindi. Hindi sila affected. Wala sila kakaibigan sila. Kaibigan talaga sila. Si Rita Carter, sweet. Parang sneaky, sweet. Uh-huh. Si Mila Uno, medyo patalag at straightforward. Parang uh-huh. Parang uh-huh. Nagkabaligtan. Ngayon po, mother sa rin kayo, what do you miss about your mother? Ay, nako. Ako, halos lahat na miss ko sa mami ko. Kasi she's my friend, she's my best friend actually. Mm-hmm. She's my rock. Eh, siyempre, nung nawala, parang minsan, ano, excuse my friend siya, parang minsan sinasabi mo, bakit pa ako nabubuhay kung wala naman ang mami ko? Parang ganon. Pero dapat hindi ako ganon. Kailangan life must go on. Move on ka na, Mary. Ako ganon din yung feeling ko. Diba? So, nung nawala si Mami, parang nawalan ako ng kalahati ng katawan. Katawan mo, di ba? Nung feeling ko nga nun, parang hindi ko akalain na ganun yung magiging feeling ko. Kasi feeling ko all the time, all those times, parang sa daddy ako. Pero madalas din kasi kaming nagkakaroon ng conflict ni Mami Mila. Pero nung nawala siya, doon ko na-feel siya talaga kung ano yung laki ng yung role na plinay ni Mami sa life ko. Kung gaano siya naging ka-importante sa buhay ko na talagang, ang laki talaga nang nawala sa akin na dumating din ako sa point no na nag-rebelde ako kasi parang feeling ko, parang nag-ano ko, parang pinarusahan ko yung sarili ko for a while. Kasi ang feeling ko parang in a way, baka kasalanan ko din kung bakit yung mami ko nag-pass on ng maaga. Hindi nyo na itatanong na sumakabilang buhay po when she was 69. Kuro rin dahil nga sa depression din na nawala si mami, talagang nag-ano rin ako na napunta rin ako sa madilim na place sa buhay ko. But sa awa po ng Diyos, we're here. We're okay. Okay. Yun ang importante. Yung now. Yun na okay na tayo. Natanggap na natin. Tsaka, mag-move on na tayo. Yesterday, today, and tomorrow. Yesterday, today, and tomorrow. Naku, ang memories. Hindi ang kulot ang buhok ko. Kulot na kulot. Tapos yung aming, ano, encounter ni Ate Bijan. Yun. Ang asawa, napapalitan. Pero ang anak, di ba yun?